So yun na nga, no, mga pre, no? Ang ano to, pang-apat, no? So na-discuss na natin yung 1, 2, 3, no? About sa recovery, no? Sana may natutunan kayo dun sa una, no? Sa unang part, na second part na natin. So yun, sa part na recovery kasi, kapatid, ano yan, may sintomas pa rin. Meron at meron kang mararamdaman sintomas pag nasa stage ka na ng recovery. Meron. Kaya ko, no, mga time na ang dami ko nang alam, marami na akong naiintindihan, no? Tapos meron pa rin ako nararamdaman. Tapos pumapasok na sa isip ko na, natural lang naman to, okay lang naman to. Pero yung tumanim na sa isip mo, kumbaga nakatambay na sa utak mo na, or na-absorb na ng utak mo na, wala naman to, itong atake na to kasi, nag-worry lang ako dahil ganito ganyan. Tapos titingin ka sa paligid, siguro dahil ganoon. Siguro dahil nag-trigger siya or meron akong naramdaman, may naisip ako, may something akong naramdaman. Gaya nung yung sabi ko dati, 'di ba? Mainit, malamig, yung mga ganyan, gutom ako. Yan. Source din kasi ng ano 'yan, source din ng anxiety na lumalabas siya, no. So kaya dapat sa atin kasi may mga anxiety, healthy tayo, no. Meron tayong kumbaga meron tayong binago na talaga sa sarili natin, sa katawan natin. Kaya dapat healthy ka at wala kang ibang sakit kasi pwede, maaring diyan manggaling yung anxiousness mo sa mga sa sakit mo sa sarili mo, sa katawan mo. Halimbawa, high blood ka or meron ka sakit sa puso talaga or talagang meron ka nararamdaman sa tiyan mo or may ano ka talaga sa ulo, ganyan. Minsan nga masakit ng ngipin yan pa eh. Nagiging ano pa yan. So yun, kailangan nating malaman kung ano talagang meron sa katawan natin, no? Na pinagmumula ng ano mo, anxiety mo, kalituan mo, no? So yun, yung pinagmumula ng takot. Yung takot kasi is nagiging ano yan, nagiging source din. Kaya dapat mawala yung takot sa paraan ng kaalaman, no? Kasi yung takot is hindi naman pwedeng tanggalin yan. Kahit yung excitement, yung mga happiness, loneliness, hindi pwedeng matanggal yun. Kasi yun ang anxiety, hindi pwedeng tanggalin. So, pag tinanggal mo, di wala ka na, patay ka na siguro ngayon. Di ba? Isipin nyo yun. So, yun. May symptoms pa rin, di ba? Pag nasa part ka na ng recovery. Kaya hindi natin masabi, maraming nagtatanong, ano po ba yung recovery? Kumbaga, ano ba yung... Paano ba malalaman kung nakaka-recover ka na? Kumbaga, parang nag-vlog ko na to eh. Wala ka nang pakialam sa symptoms, no? Yung mga ganun. Balikan nyo na lang. Mga una-unang vlog ko yan eh. Mga ano ko sa journal ko yan eh. Mga nasulat ko sa journal ko. Kayo YouTube ko yun eh. YouTube, Google. Ayun lahat, mga ano... inaano ko sa katawan ko. Kumbaga, para sa akin is personal, no? Hindi siya para i-vlog ko. Para sa akin yun. Kumbaga, kailangan ko yun sa katawan ko, no? Kaya itong mga naisasabi ko sa inyo is, naano ko na to, eh. Kumbaga, napasok ko na sa utak ko to, eh. Sa sarili ko, eh. Na, lahat pala ng mga to, lahat pala ng mga haram naman ko to, is part lang din ang anxiety ko. So, hindi ko kailangan matakot. Hindi ko kailangan... mag-alala dito sa ano kasi ganito lang to eh, ganito kasi ang ano niyan eh, kumbaga ang sistema kasi, di ba? So pag nalaman niyo na yon, kaya kung bago ka lang sa channel, no, sa ganito, sa ano, kung napadaan ka lang dito, no, mahalaga panoorin niyo yung nervous system paakyat kay Claire Wicks yun. So laking tulong nun. Pag naunawaan nyo na kung bakit siya nangyayari, bakit may nararamdaman ka sintomas, bakit magulo yung isip mo, kung nadaanan natin sa, kumbaga sa kay Claire, kasi may science din, yung fight, flight, freeze na yan. Yan is, built-in mechanism natin yan. Kumbaga, meron lang mali. Pero, kung, depende yan sa pagkakaunawaan nyo, no? Basta yung lagi yung tatandaan yung fight, flight, freeze na yun. Yun ang nangyayari sa atin. Kaya kailangan natin malaman o
maintindihan kung ano yung sistema nun, no. So yun, yung tipong ano, no, wala ka nang pakialam, tsaka hindi ka na takot o nag-aalala dun sa ano, no. Yun kasi ang recovery, hindi ka na nag-aalala dun sa anuman nang nangyari sa katawan mo. Wala na. Wala na sa akin. Basic na lang to. Alam ko na to, eh. Tapos mamaya kakalma na yan. Kailangan din talaga yun, maunawaan niyo yun, no. Kasi nga sabi ko, noon-noon pa, di ba, may sagad yan, eh. Mga sagad talaga yan. Yung pinaka, yung sobrang takot mo na, sobrang hilong-hilo ka na, tapos ang gulo-gulo na ng utak mo. Maya-maya kakalma yan, kapatid. Kahit anong anuhin mo, basta wala ka ng, walang resistance na nangyari, no. Yung takot na sa, yung kaguluhan ng isip mo, yung sobrang lit, ano ka na, yung gulo-gulo na ng utak mo, no. Pakalmay mo muna yung sarili mo. Kasi merong ano yan, eh. Pag kalma yung sarili, yung katawan mo, kakalma rin yan. Kaya wala kang dapat, yung iba kasi, lalo silang, ano eh, lalo silang natatakot kapag may nakakatakot na pakaramdam. Di ba? Nakakatakot lang siya, pero hindi naman siya delikado, di ba? Isipin nyo yun. Isipin nyo na lang yung kutsilyo na walang talim, no? Kahit iganon-ganon mo yan, walang talim yan. Di ba? So, hindi ka na matatakot kasi hindi siya matalim, eh. Yun ang kaibahan kapag alam mo siya. Kaya yung sinasabi kong kaalaman is dapat nakastore na sa utak nyo yun. Naka-imbak na umaga sa isip nyo, no? Kaya kailangan nating ano, may matutunan sa mga ano, no? Sa nangyayari sa iyo, no? Kaya ito yung mga naibablog ko sa inyo is dati mga tanong ko lang to, no? Or minsan natutuklasan ko nga lang, eh. Gaya nito sa recovery, no? Natutuklasan lang kasi ito, eh. Pero kailangan mo rin talaga ng kaalaman. Ayun, kaalaman talaga, eh. Doon talaga ako napupunta, eh. Kasi pag wala kang alam dito, no? Wala. Magtatanong at magtatanong ka. Hindi, gaya sa akin, no? Wala naman ako mapagtanongan noon, eh. Sinasarili ko na, hinahanap ko talaga, eh. Hanapin ko ano talaga yung ano ba yung solusyon dito, ano ba yung dapat na gawin, no? Bakit ganun ba? Ang ganyan na dumaan ako sa hirap na ganyan, kapatid. Na wala na halos, no? Pamaga, ganito na lang ba ako? Lagi na lang ganito, no? Wala nang pag-asa, yung mga ganyan, no? So, napapanghinaan ako nun, pero wala. Tuloy, kailangan natin magtuloy, kapatid. Kailangan natin magtuloy sa buhay, no? Kaya kailangan habang buhay ka, di ba? Habang malakas ka, alam ko, ano kayo, eh. Hindi naman kayo ganyan dati. Na ano lang kayo. Natatakot lang kayo. Kasi nga, sabi ko sa inyo, may takot. Tapos adrenaline, takot, di ba? Huwag ka tayo dyan, eh. So, yan! Daming sinasabi, no? kabiguan, tsaka setbacks, yan. Favorite na iba to, yung setbacks, eh. Pumabalik daw, eh, no? Natural yan, kapatid. Kasama talaga yan, setbacks. Meron kang dati na dating naramdaman na nawala na, no? Tapos after naman isang buwan, dyan na naman, di ba? So, ang ano kasi dyan, ang kalaban, ang solusyon dyan is ikaw. Yung natutunan mo. Yung ginagawa mo sa araw-araw, no? Na pagbabaliwalaan, wala naman to. Ito pa rin naman yun, eh. Wala naman nagbago dito. Di ba? Bye-bye. May asahan nyo na rin yun, baga expect nyo na yun, ganun mangyayari sa inyo. Gaya ako, minsan, isang buong linggo, wala akong nararamdaman. So, after nung ano, mayroon na naman. May pananakit na naman ako ng ulo, no? Yung sakit kasi ng ulo ko is, hindi ko rin masabi kung sa high blood ba, talagang mainit, o dala lang ng anxiety. Mamaya-maya, mga ano naman, kakalma naman siya. No? So, nandun pa rin yung natutunan ko, no? Hindi ko kailangan mag-alala masyado, no? Pero kung talagang naka-apekto na sa buhay nyo, no? Yung tipong naglalakad lang, bigla kayong parang yung tutumad, tumatagilid kayong ganyan, no? Dapat kailangan nyo na magpa-check up, no? So, yun. Sunod natin yung sinasabi nga na, akala mo okay ka na, no? Mga ganyan, eh. Meron nga iba, eh. Sabi nila, may natutunan daw sila, so parang umu-okay na sila. Maya-maya, mag-chat na naman, mag-comment na,
bakit ganun? Bakit ganyan? Bakit meron na naman? Kasama yan kapatid sa recovery kasi sa mga nakaano, sa ibang mga naka-recover na, no, yung reset box is wala sa kanila, no. Hindi nila naranasan magka-set box kasi tama yung ano nila, tama yung proseso na ginawa nila. Gaya ng mga mga nagpapa-psychiatrist, no. Magagaling kasi. Depende rin sa psychiatrist na nilalapitan, no. O, kasi hindi ako nag-ganon eh. Walang pera eh. Pero kung meron, go! Yun. So, yung mga na-iaano ko sa inyo is guide lang naman to, no. Kailangan nyo rin malaman to, no? Na para magkaroon kayo ng idea na sa recovery pala, hindi pala basta-basta. Kailangan ko rin talagang daanan talaga to. Mga ganun ba? Mga self-talk. Okay. Ito, ganyan. Diba? Sunod natin. O, last na to. Kapagod na magsalita, no? Shortcut. Shortcut ang nagpapahaba. Ayan. Gaya ng mga nalalaman nila sa ibang mga tao, no? Ganito lang yan. Ganito, ganyan. Hindi. Mas lalo yung nagpapahapa ng recovery mo. Yung mga ganong bagay, no? Gaya ng paglaban. Yan, isa pa yan. Kaya may vlog ako about sa paglaban, no? Hindi mo kailangan labanan. Bawang, na-atake ka ngayon. Ang gagawin mo? Avoid mo. Nakakaramdam ka, avoid mo. Uwi ka na naman. Or inuman mo naman ng tubig. O inuman mo ng gamot. Mga ganong bagay ba? Pag nandyan na yung atake, nakakaramdam ka kung ano-ano namang ginagawa mo, di ba? Yung iba, tutulog, uuwi, mga ganyan. Hindi rin eh. Hindi kasi ano yun. Hindi nakakatulong yung baga nagpapahaba lang yun. Kailangan mo lang din ng pace. Harapin mo yun. Saka tanggapin mo kung ano yung naramdaman mo na yun. Kasi maya-maya, kakalma rin yan. Sabi nga ni Claire Weeks na, kahit matalo ka, no? Kahit matalo ka sa laban, okay lang matalo yun. Okay ka lang na matalo sa ganitong laban, no? Okay lang. Pero, ang talagang naanuhin mo dyan is, sumuko ka na ba? Pwede ka pang lumaban ulit. Yun. Hanggang sa ang kalaban is manghina na. Ganun na explanation niya dun. Hindi ka naman sumuko. Natalo ka lang. Pero sumuko ka ba? Hindi ah. Babawi ka ulit bukas. Parang ganun. Ayan ang sabi niya. Kung nag-fail ka man ngayon, kung nagkamali ka ngayon, or hindi natuloy yung binabalak mo, pwede ka nang bumawi bukas. Yun. Pwedeng ganun. Pero yung ihinto ka na para i-stop na or hinto i-stop yun. Para itigil na, no? Or magkukwit ka na, is talo ka talaga dun. Walang mangyayari sa'yo dun. Baga, pinatunayan mo lang, natalo ka na. Wala ka ng pag-asa. Yun. Yun ang kaibahan nila, no? Yun. So, yung shortcut na yun na sinasabi, yung sinasabi ng mga quick fix na ganyan, no? Mas lalo nagpapahaba yan sa recovery mo, no? Kailangan lang natin na pakunti-kunti, kapatid. Hindi kailangan natin biglain. Dahil may nalaman ka na ganito, ganun na kagad. Pakunti-kunti lang. Hindi mo naman kailangan biglain yan eh. O, ano na kagad, yung na kagad na dire-diretso. Kailangan mo lang din talaga, kahit simple-simpleng akbang lang ng pagbabago. Malaking tulong yan sa'yo, no? So, yun. Yun lang. Oh, so, yun. Hindi mo napapansin, mapakunti-kunti, yung mga nararamdaman mo na yun, hindi mo na siya maiisip, no? Yung mga dati mong pakaramdam na gano'n, mga pangit, no? Yan. Kasi wala na, di ba? Yung mga dating nagpapahirap sa'yo is makunti na lang, hindi na ganun kalakas, no? Kaya dapat malaman nyo rin to, tsaka magkaroon kayo ng kaalaman sa bagay-bagay na nangyayari sa katawan nyo, no? So, yun lang mga kapatid, no, mga pre. Atensya na kayo at ngayon lang din
ano, tinuloy ko lang, tapos itong pangalawang video is nalumunan ko, no? So, maraming salamat mga pre, sana may nag-gets kayo kahit kaunti, no? Kahit na, ano, sana lang, nasa stage na kayo ng recovery, no? Sana, yung mga aral, no, mga natutunan nyo, or, yung mga naisip nyo, ay, mga napanood nyo na, mga, kaya sabi ko sa inyo, may stage ang recovery, no? Kaya, sana nandito na kayo sa recovery, no? Para magtuloy-tuloy niya. Kahit ano pang dumating sa inyo, kapatid. Kahit ano pang pakiramdam ng mga bago, mga ganyan. Bali, wala na lang sa inyo. Kasi alam nyo na siya. Kaya kailangan itatanim nyo lagi sa isip nyo. Kumbaga, yung salitang ganito, salitang ganyan, is merong kahulugan para sa katawan nyo, sa isip nyo. Kung ano yun. Kung ano yung ibig sabihin ng confidence, ano yung ibig sabihin ng tapang, acceptance para sa inyo. Kaya ang sabi ko sa inyo, acceptance is ano yan, may kanya-kanya tayong pagtanggap klase. Ganyan. Hindi siya yung basta pareho ng kay ganito, ganito kasi ginawa niya. Hindi. Kailangan meron kayong sa sarili nyo, no? Kung paano nyo siya tanggapin, kung paano nyo yung haharapin nyo, no? So, yun. Ang drama, di ba? So, yun lang. Yun lang aking vlog ngayon, no? Part 1, part 2 pa, no? So, maraming salamat mga pre. Adios.